pangkaraniwan po na may mga nangongolekta ng mga manika, laruang kotse o kaya ay libro. Pero alam nyo bang may ilan tayong mga kababayan na ang trip naman ay ang pag-iipon ng mga gamit na nakakatakot ang itsura. Mga kakaibang maskara, bungo at mga simbolo ng kamatayan. Dito po sila nakakakuha naman ng kasiyahan. Sa bahay ni na Katrina Cruz, hindi lang tuwing Nobyembre ang Halloween. Araw-araw kahit pa sa masayang okasyon na katulad ng Pasko, abay mga nakakatakot na gamit ang sasalubong sa iyo pagpasok ng kanilang tahanan. I'm Katrina Cruz, collector ako ng horror items. Yung kasi nauso nung time nung elementary, di ba yung mga Ghostbusters doon. Doon ako nagsimula. Tapos nung high school, parang tumaas na yung interest ko. So bumibili na ako ng mga horror mask yun. Kaya lang hindi ko siya na-preserve kasi yun nga, hindi ako marunong dati kung paano. Ang panonood noon ng mga nakakatakot na palabas sa telebisyon at pelikula, kasama ang ina, ang pumukaw sa interes ni Katrina na mangolekta ng mga bagay na nakapangingilabot para sa iba. Yung pagiging gory niya kasi, yun yung parang cuteness sa akin. Tapos unique na palaging gusto mo rin silang nakikita sa iba pag nakita sila ng mga teddy bear or yung toy cars nila. Kung ano yung nafe-feel nila na parang excitement, yun yung nafe-feel ko pag nakita ko ng mga gory, horror, basta kahit na ano na related sa paranormal activity. Lalo pa siyang nahilig nang siya mismo ay makaranas ng mga kakaibang pangitain. Nung bata ako, nakakakita na rin ako, nakarinig, nakaramdam. Instead na matakot ako, na-curious ako. Kaya nauwi ako sa pagbay din ng books. Parang mas gusto kong malaman why and how. Ba't ganun? Ba't merong mga nagpaparamdam, nagpapakita? Part na rin siguro yun kung bakit naging napamahal sa akin yung pag-collect ng mga horror. Dito sa isang kwarto ng kanilang bahay, nakadisplay ang koleksyon ni Katrina. Aabot na sa mahigit 100 piraso ang kanyang horror items na may kabuuang halaga na 100,000 piso sa ngayon. Sa akin na yung pinakamahal, itong dalawang to. Siguro yung isa nito nasa 10,000 plus mahigit na. Kasi collectible na siya. Actually may box to, kaya lang kasi hindi ko siya sinama. Nakasanay naman na ng kanyang pamilya, nakasama ang mga nanlilisik at makapanindig balahibong mga Halloween characters sa bahay. Supportive na rin sila. Minsan sila na rin yung nagbibigay sa akin pag may nakita sila. Mom ko rin, ganun, tsaka daddy ko. Pati yung mga kapatid ko, ganun. So, usually nga yung kapatid kong dalawa kasi nasa ibang bansa, binibidyo pa nila doon pag Halloween kasi, oh ate, sabi nila, ang dami dito. Kaya maging ang birthday at Christmas celebration sa kanilang bahay, ano pa nga ba? Edi, horror-inspired na rin. Pag nakapunta na sila dito sa bahay, pipicture nila, bibidyo, nakaka-proud din naman. Ang 21 taong gulang niyang anak na si Isabel, gusto na rin manahin ang koleksyon ng ina. Hindi ako mahilig sa Barbie, hindi ako mahilig sa mga Hello Kitty. So, yung mga friends ko nalaman din, parang na-shock sila kasi sobrang babaeng-babae daw ako tignan. Hindi daw halata sa akin. Sa dati, solo lang siyang pumipili. Ngayon, kami dalawa na nagde-decide kung anong bibilin namin. Bonding na rin namin. Malakas ang pakiramdam ni Katrina para sa mga kaluluwang ligaw. Sa ngayon, may mga nararamdaman din silang mga espiritong umaaligid sa kanilang tahanan. Sinasabi nga, baka dahil dito kaya gan, pero hindi na, I don't think na. Wala naman, pero ewan ko lang kasi siyempre, di ba nagro-roam naman sila sa buong bahay eh. Hindi naman talaga sa isang place lang. Pero dito wala naman ako na ano. May kakaibang karanasan din ang horror figure collector na si Thor Merculita sa kanya mga display. Hindi lang po ako yung nakakaramdam. Bali, kahit yung mga relatives po ni Commander, nakakaramdam sila na ayaw nila matulog dito. Parang ang bigat daw ng pakiramdam. Bukod sa mga iconic horror movie characters, may iba't ibang uri ng maskara rin si Thor na mula pa sa ibang bansa. Yung minsan traditional mask nila, ginagalaw kapag may mga event,
yung sinusuot nila. And then yung iba, pinapamana nila to sa mga relatives nila. Binibigay nila to minsan para ano, ikit nila for bata pa lang hanggang sa matanda. Yun po yung pagkakaalam ko sa mga Japanese pa. May bungo, lumang mga manika sa isang sulok ng kwarto. Nandyan din ang life-size kamatayan at zombie figures na animo'y handa kang kalawitin at sakmalin. Sa mga ganito kasi, nawawala kasi yung, ano ko, yung pagod kapag nasa trabaho ko. And then parang stress reliever ko na rin po siya. And then and sa hilig sa horror, talagang matagal na eh. Panda talaga ako ng mga horror before. Pinaka-importante sa akin na laruan, ito, yung unang bigay sa akin ng asawa ko. Nagsimula ako ng figure. Ito si Freddy Krueger ng Living Dead Dolls. Gaya ni Katrina, may kakaibang sayang nakukuha si Thor kapag may mga pambihirang nabibili niyang gamit. Meron ako ditong authentic na Ouija board. Bali, siya from 1976 pa siya. Bali, kinito siya. Nakuha ko siya sa isang... Oh, yeah. Nag-ibang bansa din. And then ayaw niya na. Ito siya. Sabi nila, ayaw nilang bilhin. Binibenta ko, pero ayaw nilang tanggapin. Baka iba doon laman. Nasa 10,000 piso ang pinakamahal na item sa koleksyon ni Thor. Bali, ito yung pinakamahal ko ngayon na figure. Kung tatawag siya, Headbust. Art of Clown. Siya yung pinakapaborito ko. Bloody Edition. Pinagawa ka rin sa local artist. Noong pandemya, napilitan si Thor na magbenta ng ilan sa kanyang pinakamamahal na items. Nabukasan na. Duwangan na nawala na ako ng trabaho. And then, pinaikot ko na lang. Kung hanggat kaya, nag-iipon ako. And then, nandiyan yung commander ko na handang sumuporta sa akin. Minsan, kapag hindi kaya ng budget, dinadagdagan niya para makuha ko yung gusto ko na item. Minsan, gusto niya na rin kung ganun bagay na. Ano. Kaya nagiging supportive siya sa akin. 9-2 bilang janitor si Thor noong pandemya. Pero dahil sa pangungulekta ng horror figures, nakahanap siya ng oportunidad na magkaroon ng alternatibong pagkakitaan. Ngayon, gumagawa na ako ng mga sarili kong gawa na art na gawa sa manika. Nasa 1,000 hanggang 2,000 ang halaga ng mga custom-made scary dolls ni Thor. Okay naman siya, sir. Medyo na... Hindi nga lang ganun ka-boom yung ano ko. Pero okay naman kasi nakaka-survive kami. Gawa ka na. Nakabayad ako sa mga bills namin na kailangan namin ng commander ko po. Paminsan-minsan, may nagtataka pa rin sa nakahiligang libangan ni Thor. Pero, baliwala na ito sa kanya. Bakit ito doon yung kinukolekta ko? May mga ganun silang ano. Ito sabi ko, dito ako masaya eh. Kumbaga, ito rin pinaka nagpapasaya sa akin, nagpapawala ng stress yung gagano. May paliwanag naman ng isang psychologist kung bakit mas pinipili ng ilan nating kababayan ang mangolekta ng mga nakakatakot na mga gamit o mga imahe. And usually, ang personality trait ng mga tao na to ay mataas sila sa tinatawag na thrill-seeking behavior. Sila yung mga taong mahilig sila sa mga experiences na nakaka-produce ng feelings of excitement, challenge, or something that is risky because ito ay nakakataas ng tinatawag natin ng mga brain chemicals such as adrenaline, endorphin, at also dopamine. At ang endorphin at dopamine kasi ay ang neurotransmitters for happy emotions. So, pag nagko-collect sila, parang nasisiyahan na din sila. Pero bago kayo mahilig bumili ng mga horror items, may paalala din ang spirit questor na si Ariel Marzan. Posibleng may dalang masamang espiritu ang mga nakakatakot na bagay na papunta sa inyong tahanan. So it's very important na kapag bumili ka ng mga bagay, particularly yung luma, kailangan alam mo yung history and you should know kung paano mo siya lilinisin o tatanggalin yung tinatawag nating imprints. There are many ways to cleanse an object. Okay, you can cleanse it through the use of holy water or incense smoke. Okay, or you can use water mixed with salt. Tapos, sprinkle mo dun sa bagay na yon. May kababalagan mang nararanasan, nakakarinig man ng kakatwang komento mula sa ibang tao, hindi pa rin titigil sina Katrina at Thor sa pangongolekta ng mga horror figures.